So, ito, nabili ko itong bag na to, 50 pesos lang. Tapos ang dami pala niya pwedeng ilagay, tapos malaki yung ano. Then may mga blusa-blusa din siya. So, okay din naman itong bag na to. Then sabi ko nga, ano, hindi na matuloy-tuloy yung camping, puro pangako na lang ako. Siguro matutuloy din. And then, ano nga, nagkaroon kami ng ano, takbo ni Luis Pinid. And then, sila lang yung na-meet ko na tumakbo kami hanggang Apple Bakery to view deck, pero nahirapan akong bumunta dun sa view deck kasi hindi ko na talaga kaya. Hirap na hirap na ako sa ahon. And then, ano nga, ako kasi iba din yung ugali ko, ma-pride din akong tao. Pag gusto mo akong kailanganin para kasama, makasama mo ako sa, ano, sa running, sa practice, mag-effort ka naman ikaw bumunta sa bahay namin, hindi ako bubunta sa inyo kasi feeling ko, para bang ako pa yung bubunta para yayain kita mag-running. Kasi, siyempre, ano, nilalagyan ko naman ng halaga yung buhay ko na, ano, ako po yung magyaya sa'yo, eh, mas senior ako sa'yo. Eh, di, ano, parang ganun yung nangyayari. Pero ayoko na kasi, ano ba, napiling ko kasi nung time na yon, ano, para bang, ano, nagmamakaawa ko na, ay, ano, ganyan-ganyan. Parang, siyempre, nung nalaman ko na din yung, anong training niya, ano yung ginagawa niya, ay, ganito pa lang ang ginagawa niya. Meron na akong idea. Pero lahat naman ng training na yun na ginagawa niya, nandun naman sa YouTube yun eh. Siguro, ano, malaking salamat. Ano, siguro, thank you din kay Sir Adinig kasi binibigyan niya ako ng tip. Sabi ko, ano, Michael Stipler, mag-coach ka doon. Wala namang item ng trainer. So, security slash trainer ka ng isang ng ano ng lahat ng public school, kunin mo yan, turuan mo yan magsumali sa ano, sa ikaw mag-coach siguro ng ganun. So alam mo naman yung ano, mga high knees, alam mo naman yung mga training, yung mga ano, nga po sir eh, kasi gusto nga din po magkaroon ng income kato, ganyan ganyan. Salamat din kasi may mga tao din na tumutulong sa akin. And then ang hirap din kasi mag-apply kasi pag hindi ka ba, wala kang kalalang bakal, ang hirap din talaga. And sabi ko, sir, mas maganda yun sa'yo kasi may napatunayan ka na. Kasi hindi ko kagaya, ano lang ako, hindi naman ako yung magaling na marathoner. Hindi, ano, para bang tinataas lang niya yung ego ko na kaya mo yan. Siyempre malaki din kasi yung sweldo kapag minimum ka. So, sabi ko, ano, gusto ko din talaga yung ganun kasi may papasok na income sa akin. And then, sabi ko, gusto ko din gawin yun. Para may mapatunayan kasi gusto ko din mag-coach talaga. Pero sabi ano, nung na-experience ko mag-coach din sa elementary, masarap din. Then sabi ano, may mga bata kang kasama, nakakatuwa. Pero siyempre ano eh, talagang ano, yung pag nasa puso mo yan eh, pag gusto mo talaga, pag gusto mo talaga. And then ano nga, sana nga ano, I wish ni God, i-granted ni God na maging totoo talaga itong binablog ko na harinawa may maayambag tayo, may matulungan tayong mga batang susunod sa yapak, susunod sa ganung ano, ganung sports na kahit ako makapagturo din talaga. And then may maturuan, and then maakay din sa ano, sa ganung larangan ng ano, ng pampalakasan na ay naging coach ko yan si Michael. So asarap din talaga nun. And then ako kasi kaya naman ako naging coach dun sa elementary gawa nung anak ko. Kasi gusto kong i-guide yung anak ko, pero with that, nung elementary siya, ano siya, yung nakitaan ko siya nang hindi niya pagiging aktibo. Nung grade 5, aktibo siya. Nung grade 6, parabang nag-ano-ano din, naglaylo-laylo. Sabi ko, matigas sa ulo ng batang to ha. Pero nung ano, ginawa naman ng bata na maging best. And then, nung pandemic naman, 2020 hanggang 2021, ano yun eh, pandemic, so walang exports. 2021, parang, ano din eh, basta third year tsaka fourth year, grade 9, grade 10, yun yung merong sports, meron ng face-to-face. So, nung grade 9 siya, sabi niya, parang gusto ko na yung sumali sa sports. Sabi niya nga lang, siyempre nakikitira siya dun sa kamag-anak namin. Siyempre may obligation din yung bata, gawain sa bahay. Kaya sabi pa, huwag na lang kasi may mga gawain din ako.
di ba ako magalit sa akin si mami, ganun ganun. Sabi ko, anak, ano gusto mo? Gusto mo ano, makapag, ano, kasi ako, very supportive ako, girl scout ka na lang, mag ano ka na lang, mag, ano, sumali ka na lang sa Miss Quezon na, papa, hindi naman ako maganda, ano yan, experience din dyan, o kaya naman, yung ano yung sumali ka sa, ano, sa athletic, kasi gusto mo, ano, para yun na lang maging trabaho mo, maging Navy ka, o kaya maging Army ka, yun na yung magiging trabaho, ano mo, yung sports ka, ganyan, panlaban ka, Philippine team ka, ganyan, ganyan. Parang hindi siya sunod sa kagustuhan ko. And then yung sa kurso nga sa grade 11, grade 12 pa, ano, grade 11 ako, ako na mamimili ng kurso ko. Akala ko kasi ni, ano, i-stop na ng government yung grade 11, grade 12 ngayon 2024, pero tuloy pa rin yun. And sabi ko, ah, sayang, dapat po, ano na, next year, itong 2024, fourth year na siya. Grade 10 na kasi, graduate na siya ng junior high. So, wala ng grade 11, grade 12. Sabi, ah, malaking tulong to kung 2 years na to. 11 and 12, wala na. So, tuloy pa rin pala ngayong pasokan ng school year na to, 2024, 2025. Meron pa lang grade 11. So, sabi ko, dagdag gastusin din talaga. And then, sige lang. Ako naman, ano, hanggang kaya ko talaga, gagawin ko na para na makatapos ng ano. Kasi ang hirap ng ano, wala kang pinag-aralan. Meron din naman ako nakita ng mga tao na may pinag-aralan, pero dig mo pa yung walang pinag-aralan talaga, ano. Ano, so yun lang naman for the vlog and share story. Sabihin yung to yung masamang comment o mabuti, wala akong pinag-aralan pa ba sa mayang channel. Bye!